Kikiliwan, kapwa may sense of humor. Sina Ed Sarto at Congressman Benny Abante sa Kongreso ngayon at your service. Dalawang oras na hitik sa interview sa lahat ng sektor ng ating lipunan. Pag-iipagtalastasan sa mga politikong tagagawa ng batas at balansyadong paghimay sa mga napapanong issue. Kongreso ngayon at your service. Programang puno ng serbisyong walang kasing bilis. Kongreso ngayon at your service. Sumasa inyong mga tahanan Lunes hanggang Biyernes. Dito lamang sa DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Broadcasting live sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530. Numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, aliw, musika at public service. DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Apo, kasinungalingan, isang kahangalan, walang libreng kalayaan. Ito'y pinagbabayaran, palabas na moro-moro. Ito kaya ay totoo, etsan ang pagbabago. Saan, kailan, kanino? Oy, May 1! Sayaw! Labor Day! Sayaw! Araw po ng mga manggagawa. Ngayong araw ng Miyerkules, Mayo 1 na nga po tayo. Mayo na. Mayo 1, 2019. Ah, tapos na po ang buwan ng Abril. Ah, tayo po ay nasa pang-unang araw na ng Mayo, kick-off for the month of May this year. Ah, okay, 2019. Oh, 2019. At medyo mukhang yung Mayo for this year hindi magiging katulad ng mga nakaraang Mayo ng mga recent years, 'di ba? Ay yung inaabangan na ng karamihan, yung Agua de Mayo na tinatawag, 'di ba? Yung unang ulan sa buwan ng Mayo nakakagamot daw ng sakit. Pero ngayon, mukhang walang Agua de Mayo dahil meron tayong El Nino, matinding tagtuyot. Ilang araw na, ilang buwan na pala, ilang buwan ang hindi umuulan dito sa Metro Manila, iba't ibang panig ng bansa. Dahil nga sa El Nino phenomenon, wala tayong naranasang ulan. Dahilan nga ng pagkatuyo unti-unting pagbaba ng level ng tubig sa ating mga dam. Diba? Mukhang magpapatuloy, no? Yung seldom or wala talaga, wala, hindi lamang seldom kundi wala talagang ulan, 'di ba? Tayo na naranasan. 'Di ba? So yung painiwala ng karamihan, nakagagamot ng sakit yung Agua de Mayo, mukhang malabo nyo pong maasahan for this month of May this year, 2019, 'di po ba? Anyway, narito na po pa. Narito na nga po pala. Ang panimulang programa ng DZME 1530 tuwing umaga. Walang iba. Ang primera biyahe. Kahit saan, hindi nauubusan ng gasolina, tuloy-tuloy lang ang arangkada. Diba? Mapapractice ko rin yung spell na yan. Anyway, Harley Valvena po, ang inyong lingkod, ang inyong makakasama. We still have less than an hour, no? Para sa
Para samahan, ha? Para tayo ay magsama sa ating paglalakbay, no? Paglalakbay sa iba't ibang usapin, iba't ibang issue. Ano ba? Mga pinag-uusapan, ano ba? Ang mga latest, diba? Ano ba? Ang mga dapat malaman ng taong bayan, di po ba? Eh lahat po yan, ha? Eh ating pag-uusapan dito sa kailangan po kayo. Libreng-libre, walang bayan, diba? Dito nga sa Primera Biyahe. Di po ba? Again, Hardy Valbena po ang inyong napakikinggan. At batiin na natin ang ating Primera Facebook Live viewers. Good morning, pareng Hardy Valbena. Siyempre, ang ating suke, si Sherwin Marcoy. Magandang umaga, par. At of course, magandang umaga rin kay Uncle Rudy de la Cuesta mula naman dyan sa Athens, Greece. Kamusta po dyan, Uncle? Ingat-ingat po dyan. Keep safe. And dito sa Pilipinas, okay naman kami. This past few days, wala naman kami naramdaman na lindol, no? Pagyanig. Diba? Unlike last week. Diba? Nasunod-sunod. Magkakasunod yung lindol. Diba? So for now, thank God, safe naman po kami. Diba, Uncle? Pero, miss ko na. Or good morning, DZME. And miss ko na si Pareng Senyong. Pareng Senyong, miss ka na daw ni Sherwin Marcoy. Nakakaingit, ikaw lang ang nami, miss. Ako hindi. Anyway, araw-araw naman ako nandito eh. No? So, si Senyong ang nami, miss. Diba? Ang nami, miss daw kay Senyong, yung sayaw niya, yung indak, diba? Yung galaw, galawan tuwing umaga, alas 4 ng umaga. Humahataw na agad. Ha? Gumigiling-giling na agad. Si Pareng Senyong. Sige. Kaya intayin nyo ang pagbabalik. Ha? Pagbabalik ni Pareng Senyong, tigasin. Ha? At muli niya ipapamalas ang kanyang maginoong at masigasin. Diba? At kanyang moves. Diba? Ang tangi kong kilalang radio anchor na idinadaan sa sayaw ang pag-host sa radio, di ba? Ewan ka lang, ha? For the benefit of our radio listeners, no? Sila, nabivisualize lang na, ini-imagine lang nila kung ano ba yung ginagawang sayaw ni Senyong. Dahil hindi naman nila nakikita. Ang nakakakita lang doon sa kalaswan, na yung sayaw ni Pareng Senyong, ha? Sa Facebook Live, yung ating Facebook Live viewers. Diba? Nakawan karahasan. Good morning po, Sir Harley, watching and listening here. Yan nga po, sa Athens, Greece. From Uncle Rudy de la Cuesta yan. Mamaya na daw ang Game 2 ng Golden State Warriors at Houston Rockets, 10:30 a.m. Thank you for bringing the information kay Sherwin Marcoy. Oo nga, Game 2. Nung Game 1, napeste ang Houston. Mukhang napeste ang tawag ng referee. Na-thrown out pa. Na-doubled or nakadalawang technical pa. Si point guard Chris Paul. At na-thrown out. Late in the game. Ayung fourth quarter bago matapos ang laro, tapos yung last shot din, last 3-point shot ni or last at 3-point attempt ni James Harden, 'di ba? Mukhang sinubukan magpasabit kay Draymond Green, 'di ba? Kasi lamang ng tatlo noon ang Golden State. Sinubukan magpasabit pero mukhang hindi sumabit. Ang problema ay yung mukhang yung landing spot, 'di ba? Kasi kapag jump ng pagkatalon, pagka-jump nung ni Harden sa tira niya na 3 points yung kanyang 3-point attempt, 'di ba? Yung landing spot niya may mukhang naharangan ng paa ni Draymond Green. 'Di ba? So pag ganoon, automatic foul dapat 'yun. 'Di ba? Landing spot kahit na i-release na yung bola kung inoccupy nung defender mo yung landing spot. At doon ka rin nag-landing, automatic foul yun. Ang problema, dahil nga doon sa landing spot na yun, natumba rin si Harden, ang problema, walang foul na itinawag yung referee. And that's very crucial. Kasi dying seconds of the game, lamang ng tatlo ang kalaban mo. Kung napasok mo yun, diba, all, diba, tie kayo. Diba? Nangyari, hindi ganun na nangyari. Diba? Kaya ngayon, I think, still, or patuloy na iniimbestigahan, 'di ba, yung game 1. Pero for now, ang dapat muna nilang pagtuunan ng pansin
eh etong game 2 mamaya nga 10:30 AM atin ang impormasyon niyan ay hatid sa atin ni Sherwin Marco Wi, di ba? Okay, abangan natin yan para sa mga apusta. Ako, ang apusta ko sa Houston Rockets. Eh. Kahit kailan talaga, kontra ako dyan sa Golden State na yan. Eh. Di ba? Oh, bukod sa ano, bukod sa NBA, ha? Meron din tayong inaabangang pag-uumpisa naman, pag-arangkada, ha? Ng finals ng PBA, All Filipino Cup. Mamaya, mamaya na po yan sa pagitan ng Magnolia Hotshots, Pambansang Manok at ng San Miguel Beerman. Pero bago yan, may tanong muna dito si paring engineer Rafi Tan. Ilan po ba ang foul call? Ah, foul call sa basketball court? Depende. Kapag basketball, ang ginagawa sa basketball court, kapag legitimate na basketball game, anim, ay lima kapag amateur, and then anim, maximum of 6 kapag ano, kapag ano, di ba? Maximum of 6 fouls kapag professional rule, di ba? Pero kung iba ang ginagawa niyo sa basketball court, lalo yung kalagitnaan ng gabi, madaling araw, nakatambay kayo sa basketball court, eh depende kung sinong kasama niyo, ay ibang foul na yun. Ano, malay mo na gano'n. Malay mo, yung iba nga sa yung ibang criminal na hindi makatiis na ano, hindi makatiis na bumatak ng droga sa ginagamit talaga yung mga basketball court kasi madilim, di ba? Ay, yung mga wala namang pailaw na basketball court, di ba? Yung mga open court. Ay ba, diyan nagtatago yung mga yan, doon tumitira ng droga. Di ba? So foul po yung ginagawa nyo. Di ba? Ayan, may pa-trivia pa. Si Ingi Rafitan. Totoo naman ito, ha? Accurate naman ito yung informasyon ito. Bicolano language o Mayo? Mayo? Bicolano language in Tagalog? Wala. O Mayo, Bicolano language? At Tagalog, wala. Mayo, wala. Ewan ko sa inyo. Mamamayan. And then in line yan with ano. Oh, yan ang ayon yan sa ating ano dito. Sa ating source dito. Si Ingi Rafitan. Dapat binibigyan ito ng sariling programa eh. Si Ingi Rafitan. Eh, tuwing ano. Programa ka daw. Tuwing after daw ni Miss J. Diba? Ikaw daw magprograma. Alauna ng ano. Alauna ng madaling araw. Diba? Okay lang ba sa'yo, Ingi Rapitan? After daw ni Miss J, programa ka, launa. Anyway, sige, pasalamatan muna natin ang mga kasama natin dito sa stasyon. Ah, dito po sa Ortiga Center, Pasig City. Ah, sa engineering side nga po, kaagapay natin si Engineer Rafi Tan. Sa IT, nandiyan ang ating IT expert, si Heidi Monroy. Ah, of course, thanks also sa ating program director, Sir Ed Sarto. At nandito na po ang ating station manager, Boss Tony Tabat. Abangan niyo po mamaya sa programang Diaryo sa radyo. Alas 6 po yan, ha? Ng umaga. Anyway, dito muna tayo, ha? Sa Primera Biyahe, kasama nga po ako, Arlie Valbena po, ang inyong lingkod. Okay, congratulations pala ha, sa batch 2019 ha, ng University of the East Senior High. Ah, Senior High graduates, kahapon nandiyan ako ha, sa ginanap sa PICC. Gumraduate yung aking kapatid, diba, sa Senior High, sa UE. So congratulations, I think hundreds, ha? More than hundreds yung gumraduate doon kahapon. Hindi ko naabutan yung ceremony. But anyway, congrats, no? And sana, I think preferably, ipagpatuloy nyo yung inyong college education. Kasi after senior high, diba, according to the program, yung nilalaman ng programa ng K-12, diba, after ng senior high, pwede nang maghanap ng trabaho, 'di ba? Yung graduates or graduate ng grade 12 under nung kung ano man yung senior high program na kanilang tinrain or kung saan sila sumailalim, 'di ba? Either merong culinary, 'di ba? Merong tech book, kung ano-ano pa, 'di ba? Pero mas preferable pa rin ako, ha?
base sa aking batay sa aking pananaw, mas ipapayo ko pa rin sa inyo na ituloy nyo pa rin ah, yung inyong college student. Ah. Yung college, ano, college studies pala. Ah, mag, ano pa rin kayo? Mag 4 years, 5 years, di ba, na college education para mas malawak yung inyong credentials. Ah, pagka kayo ay mag-a-apply na ng trabaho. Anyway, good luck po, ha? Sa lahat ng graduates, oh, ha, ng ngayong taon, 2019. Isang kahangalan, walang libreng kalayaan. Ito'y pinagpapayaran, palabas na moro-moro. Ito kaya ay totoo. Etsa ng pagpapago, saan, kailan, kanino. Sayaw! Oy, ilang araw na lamang nga pala, ha? 12 days or 13 days? 12. 12 days na lamang. Ah, kasi pumasok na po ang buwan ng Mayo. So, 12 araw na lamang ang ating hihintayin. Ah, 12 tulog na lamang. At election na. Election 2019 na. Midterm elections. Kung saan nga po ating iahalal, ah, ang mga panibagong leader, mamumuno po sa mga komunidad. From the national level, nandiyan ang ating senators at partylist groups. Up to the local level, of course, provincial ang ating governors, vice governor, board members, district congressman. Tapos sa mga municipalities and cities, of course, mayors, vice mayor, and councilors, di ba? So, kayo, eh, pinal na ba? Ha? Pinal na ba yung inyong mga listahan ng inyong mga iboboto? Ah, o nagdadalawang isip pa? Ah? Eh, dapat po, ngayon pa lang, eh, inyo nang siya sa ating mabuti yan at i-finalize nyo na. Ah? Huwag nyo nang pansinin masyado yung mga, ano, yung mga mind conditioning surveys. Ah, dahil at the end of the day, eh, nasa sa inyo pa rin po ang desisyon. Hindi mo pwedeng sabihin na ito yung nangunguna sa survey. Ito yung boboto ko. Hindi pwedeng ganon. Dapat, ang pananaw mo, ito ang nangunguna sa puso ng sambayan ng Filipino. Eh. Ito ang iboboto ko. Diba? Dapat ganon. Hindi yung, ito yung nangunguna lamang sa survey. Diba? Kasi, it does not mean naman, every time na kapag nangunguna isang kandidato sa survey, hindi ko naman sinisiraan yung nangunguna ngayon, ha? Ha? Ang sinasabi ko lang, hindi perket ng R, hindi ibig sabihin na nangunguna sa survey, eh siya na yung kampiyon, ha? Sa puso ng mga Filipino. Remember, ha? Studies lamang po yan, and forecast lamang po yan, kung magkakinuha lamang yung pulso ng kanilang participants, ha? Ika nga, yung sino nila, yung probability na tinatawag, kung sino yung patingin nila, probably, na may chance na manalo. Pero at the end of the day, or at the end of the day, yung desisyon, kung sino ang mananalo, eh dyan pa rin mangyayari, ha? Dyan pa rin ikakas sa mismong eleksyon sa Mayo at 13, 'di ba? Sa bubog ang naglalakad ng tulog. So ayun, ha? Bagitin din natin yung latest survey kahapon, 'di ba? Ine-release, nangunguna pa rin si Senadora Grace Pao. Hindi naman natin ikinakampanya. And tied sila, statistically tied sila ni Senadora Cynthia Villar. Tapos pasok rin sa top 5 si Paring Bong. 'Di ba? Si Paring Bong pasok, ha? 'Di ba? Ah, pasok sa top 5 yung survey kahapon. Nakakita ko. Ah, pasok sa top 5. Di ba? Nakakapanibago nga eh. Hindi ko alam kung bakit bigla nakapasok sa top 5 yun. Di ba? Wala na. Binabato na. Ano yan? Kamatis? Binabato ng kamatis sa Cavite. Ah, hindi si ano. Ibang, dalawa kasi yung bong natin. Ay, yung bong na kandidato. Dalawa. Yung isa si Pogi. Yung isa hindi ko alam kung Pogi. Anong pagpapago? Anong klaseng pagpapago? Oh, yeah. Ano sa nagtatype dito si Inger Rapitan. Diba dalawa yung bong, yung isa si Panday. At yung isa si Pandoy. May utang pati apo. Pandoy, alalay ni Panday, di ba? Kasi ang bida ng ating
administrasyon niya yun. Sa Kauno Duterte. Sa mga alalay niya. Si Pandoy. Si Bongo. Sa Bongo. Diba? Before. Ay, pasok sa top 5. Ha? Nang survey kahapon. Sari niya yun. Papago. Saan kailan? Doon yung nanood ako nung ano eh. Nanood ako nung PBA. Live ha. Nung Do or Die Game 7 nung ano. Nung linggo. Ha? Nung Do or Die yung ano. Winner take all game ng ano ng Magnolia Hotshots at saka ng Rain or Shine. Ay ba low scoring game 'yun kasi tibay ng depensa, 'di ba? Tapos yung in the middle of every quarter o kaya pag may timeout, 'di ba? Para patuloy na ma-entertain ng crowd, yung mga namimigay ng t-shirts, 'di ba? Yung mga ano, yung mga ano tawag doon, parang yung mga cheerleaders, yung mga nagsasayaw na ano na babae nila. Nagpupunta sa gitna ng court yan kapag timeout o kaya pag ano, kapag quarter break, pupunta sa gitna ng court tapos namamata ng mga t-shirt, 'di ba? So, syempre yung mga kami, mga audience, agawan, 'di ba? Paunahan kung sino makakasunod ng t-shirt. Eh yung mga katabi ko niloloko ko, sabi ko. Agawan kayo na agawan sa t-shirt na 'yan. Hindi niyo alam, t-shirt lang ni Bongo 'yan. Itigilan ang mga ano kasi, alam ko si ano eh, alam ko si Bongo may laging ano yan eh. Laging EPAL yan sa mga PBA game. EPAL. Baka mamaya nga yung mga t-shirt na yun, hindi nyo alam. Eh, may mukha pala nga, di ba? Anyway, 35 minutes after 4 in the morning again. Tuloy-tuloy pa rin po ang pag-arangkada ng Primera Biyahe. Ang programang hindi napaplatan, hindi nauubusan ng gasolina. Tuloy-tuloy lang ang arangkada. Kasama po ang inyong chopper, Harley Valbuena po. Ha? Magpapagawa ba kayo ng lisensya? Ako? Kaya lisensya dito. Lisensya ng ano? Lisensya ng kwagapuhan. Joke lang. Joke lang yan. Joke lang. Oh, abangan nyo po pala. Marami tayong issues. Issues na naman. Of course, for today nga po pala, yung binanggit natin, panimula natin for this morning. Oh, sabi ni Jirapitan, talahib daw ang lisensya. Bakit talahib? Paliwanag mo. Talahib, yan yung ano, di ba? Yung damuhan, di ba? Talahiban, kung tinatawag. Di ba? Pag talahib, ibig sabihin fake. Ano ba yun? Yung ba yun? Ibig sabihin fake. Fake ang tawag sa... Kala ko ba taga Quezon ka? Fake ang tawag sa Cavite. Layo talaga ang ano. Malakas talaga influensya nito eh. Yung engineer rapid na. May Quezon na, may Cavite pa. Ano naman yan? Both parts ng Calabarzon. Ang Cavite tsaka ang Quezon. Although hindi sila magkatabi, di ba? Hindi magkatabi yung Quezon at Cavite. Alam ko eh, walang direct ano. Parang walang direct boundary. Alam ko ang katabi ng Quezon, Batangas at tsaka Laguna. Tapos, ang katabi naman ng Cavite, Laguna at saka Batangas. Di ba? Tama ako. Tingin-tingnan ko sa mapa yan. Di ba? Minsan naging nag-explore ako. Minsan dahil wala, ay dahil ano, nasa mapa na lang ako minsan nag-road trip. Di ba? At least paano, nakakontento tayo doon. Anyway, Labor Day nga po ngayon, diba? May 1. So, pending pa rin, ha? Pinag-aaralan pa rin yung petisyon na inihain ng ALO-TUCP. Alam nyo before, na mislead ako dito before, ha? Dito sa petisyon ng ALO-TUCP, labor group natin. Isa sa mga labor groups natin dito sa bansa. Nung hindi pa nila inahain yung petisyon, ang akala ko, yung ang 710 pesos, ang akala ko, halaga na nais nilang iset bilang minimum daily wage dito sa Metro Manila yung 710 pesos kasi right now currently 537 pesos po ang ating minimum daily wage dito sa Metro Manila. Ngayon, nung una nga pinaplano nitong ALO-TUCP na ipanawagan niya yung 710 pesos, di ba? Akala ko nung una, yun na yung mula from 537 pesos, itataas sa 710 pesos per day. Yung pala,
Yung 710 pesos, eh yun yung ipinapanawagan nila, hinihiling nila, nadagdag sweldo, ha? Increase. Ibig sabihin, yung 537 mo, gusto nilang mangyari, madagdagan pa ng 710 pesos. At kapag inad mo yon, magiging 1,200 plus a day, per day, ang magiging minimum wage. So more than double, na doble, diba? Na doble at higit pa. Yung doble at higit pa yung nais ngang mangyari ng ALO-TUCP. So syempre tayo naman, maganda yung kanilang intention, kasi syempre sa hirap nga naman ng buhay ngayon, 'di ba? Kulang na kulang talaga yung 1,000 sa loob ng isang araw, 'di ba? Para sa isang ordinaryong Pilipino, lalo na kung dito ka namumuhay sa Metro Manila, 'di ba? Napakataas ng cost of living, yung pagkain, tubig, kuryente, 'di ba? Yung upa eh. Tingin ko yung upa ang pinakamasakit eh. May lion share sa kita ng isang manggagawa na walang sariling bahay dito sa Metro Manila, umuupa lamang. Ayan yung may lion share sa inyong sa inyong kita. Kumbaga yung sweldo nyo, quincenas, at saka katapusan, a big percentage of that napupunta. Or yung hindi, tuwing katapusan lang pala magbabayad ng upa, per month lang eh. Per month yan eh. So yung monthly sweldo nyo, 'di ba? A huge percentage of that napupunta yan sa upa for sure. 'Di ba? Kasi malo upa eh. Swertihan na kung makakita kayo ng 2K bed space pa lamang 'yun, 'di ba? 2,000 mura na 'yun. Tapos yung kung uupa kayo ng mismong unit, kwarto, 'di ba? Maswerte na rin kayo kung makakita kayo ng 4,000 or 5,000. 'Di ba? Bihira na 'yun. 'Di ba? Karamihan ngayon eh 6,000, 8,000 nag-range, 'di ba? Buti pa ang paso, may lupa. Buti pa ang posporo, may bahay. Buti pa nga ang gagamba eh, ibinabahay ng mga bata. Diba? Yung iba, talagang homeless, diba? Dito sa Metro Manila, kapag naglalakad kayo, ha? Kapag naglalakad kayo tuwing gabi, diba? Marami pa rin kayo makikita na informal settler sa mga bangketa. Informal settler na nga, nasa bangketa pa. Diba? So tayo naman, inaawa din naman tayo sa kanila. Diba? Kasi wala, bilhin mo, ha? Kayo, karamihan sa inyo, hindi nyo pa naranasan kung paano mawala ng bahay, diba? Ano yung pakiramdam? Ano yung buhay ng walang bahay? Diba? Na pagsapit ng gabi, hindi mo alam kung saan ka matutulog. Diba? Kapag may binili kang pagkain, hindi mo alam, wala kang hapagkainan na paghahainan, pagkain mo, kung saan ka lamang tabi-tabi kakain. Diba? Kapag ikaw, gusto mo mag-relax-relax, or relax-relax, wala kang supa na mauupuan, wala kang TV na mapapanooran, di ba? So, would you imagine kung gaano talaga kahirap kapag wala kang bahay, di ba? Wala kang sariling bahay, saan ka lamang natutulog, sa bangketa, sa ilalim ng tulay. Tapos, di ba, kung sa sarili mong bahay, pwedeng kang matulog straightly 8 hours, 7 hours nang wala nang bubulahaw sa'yo, kapag sa mga bangketa ka natutulog, yung tulog mo, bukod sa maingay sa ingay ng mga sasakyan, ng mga naglalakad, anytime, pwede ka pang maistorbo kapag nilapitan ka ng mga either yung mga barangay personnel, barangay tao na nandun sa lugar, nasasabihin sa'yo, pare, bangon ka, bawal dyan matulog, di ba? Kaya mga police, di ba? So, di ba? Halawa din naman. Halawa naman yung mga wano, di ba? Na imbes na makapagpahinga. Dahil nga walang bahay. Ang naglalakad ng tulog. Sa probinsya dati, ano yan eh? Sa probinsya, minsan yung malalawak na lote, di ba? Lote yung tawag, yung lupa. Di ba? Yung iba kasi hindi nababantayan. May ibang tao na nagtatayo ng siguro mga maliit nilang barong-barong doon sa mga bakanteng lote, bakanteng lote ang tawag eh, bakanteng lupa. Nagtatayo doon ng hindi nagpapaalam sa mayari, pero nagtatayo ng bahay doon, diba?
Eh dito sa Metro Manila, hindi ko alam kung ayan Kubo. Kubo daw, 'di ba? Tama. Eh dito sa Metro Manila, hindi mo pwedeng gawin 'yon. Wala kang makikitang bakanteng lote dito. Meron mga bakanteng lote. Ay lang syempre, ano 'yan? May cordon 'yan. O kaya nababantayan talaga. Tigilan ang mga mamamayan. So yun po, ganun kahirap ang buhay. Lalo na kung wala kang bahay, 'di ba? Ibreng kalayaan. Ito'y pinagbabayaran. Palabas na moro-moro. Ito kaya ay totoo. Sabi ni Sherwin Marquis, 4-0 yung Houston. Oh, tingnan natin. Tingnan natin parang Sherwin. Nahirapan nung game 1 ang Golden State. Tingnan natin yung game 2. Sa game 2, mamaya. Baka malay mo. Nahimasmasa na yung mga referee. At gawin ng tama yung mga tawag nila. Ha? Good morning sa ating Kapwa Sports aficionado na si Harley. Wala naman po yan kay Sir Gab Ferreras. Thank you sir for the appreciation. Playoffs din for twice to beat advantage ngayon sa UAAP Women's Volleyball. Tama, UST versus Lasal. I think itong UST tsaka Lasal hindi siya twice to beat or twice to beat ano format. I think ano yan babago. Best of three, di ba? Ang may twice to beat advantage yata, yung Ateneo na number one, Ateneo Lady Eagles number one. Tapos ang number four, yung FEU, Lady Tamaraw. So, yung number four team, kailangan nilang twice to beat, matalo ng dalawang beses yung Ateneo para sila ang mag-advance sa finals. So, yung Ateneo yung may twice to beat. Itong number two, at saka number 3 team na Lasal at saka UST. I think ano, best of 3 yung kanilang serye. Diba? So kung sino yung unang magkakamit ng dalawang panalo, sila yung mag-a-advance sa UAAP Finals ng Women's Volleyball nga, 'di ba? Tama ba ako, Sir Gab? Anim sa PBA at NBA, yan yung pinag-uusapan nating foul kanina, 'di ba? Kasi both up professional basketball leagues yan eh. Diba? Kaya anim, diba? Maximum of 6 yung allowed fouls. Diba? Kapag naka-exceed ka na ng 6 or kapag umabot ka na ng 6 na fouls, tanggal ka na, talsi ka na sa laro. Diba? Pero kung mapapansin nyo, yung natapos nung huli, yung Marlica Pilipinas Basketball League, yung MPBL Dato Cup, kung mapapansin nyo, 5 hanggang 5 fouls lamang yung maximum. Diba? Kasi yung MPBL, right now, considered pa yan as amateur basketball league. Also, although, it is a national basketball league. Kaya lang, ano pa siya, dinedevelop pa rin. At saka yun nga, amateur rules pa rin ang ina-adapt noon. Kaya 5 fouls lamang. Pero bilhin mo yun, amateur league lamang. Pero na-televise sa Prime Network dito sa bansa natin, di ba? Prime TV Network, sa EBS-EBN, di ba? Na broadcast yan one time yung finals nila. I think game 2 yun eh. Game 2 or game 3. I think. Diba? Na broadcast live. Diba? Sa channel 2. Tapos, yung nagkampyon, San Juan. Diba? Yung trophy nila. Pag nakita mo, talagang maglalaway ka. Lalo na kung malalaro ka, basketball player ka. Tapos, syempre, gusto nyo lagi, magkakampyon kayo. Yung mga trophy. Diba? Yung iba kasi, sa mga barabarangay, kapag doon nagkakampyon yung mga interbarangay o yung mga intersitio, minsan kasi yung mga trophy doon, talagang kinuripot yung mga pang, hindi mo maintindihan, parang pang Miss Beautiful, parang parang mas pang Miss Gay, diba? Yung mga trophy, yung iba. Pero dito sa MPBL Dato Cup, NBA caliber, kung makikita nyo talaga yung trophy, diba? Ang ganda, worth, nagkakahalaga ng 10 million pesos, yung championship trophy na natanggap ng San Juan Knights, yung nagkampyon niya, 'di ba? Tapos aside from that, meron pa silang championship rings bawat isa nung member ng roster ng champion team na San Juan Knights, binigyan ng tigi-isang singsing, 'di ba? Traditional rin naman 'yan sa basketball, 'di ba? Yung singsing na 'yon amounting to 100,000 pesos each, 'di ba? So malaki ang halaga na rin 'yon, 'di ba? Ano-ano ang klase ng foul? Offensive foul? Intentional foul? Defensive foul? Blocking foul? Tama, technical foul?
ano pa ba? Ay, parang yun lang, yun. Na, parang nabanggit ko na lahat. Diba? Blocking foul. Ayan, nabanggit ko na lahat. Baka gusto mo magdagdag ng panibagong foul. And you wrap it, ha? May iba ka pa bang angulo ng foul? Ha? Foul play. Ano nga ba yun? Saan nga ba ginagamit yung ano? Yung foul play sa ano yun eh? Sa krimen yun eh, di ba? Kapag iniimbestigahan yung isang pangyayari, titingnan kung may foul play. O wala. Di ba? Yung bang mga ano? Yung mga chicks mo dati. Hindi rapitan. Nagre-reklamo ba dati ng foul play? May foul play daw o wala? Sapilitan ba? O kusang loob? Kusang? Hogi talaga. Di ba talagang anis ma? Hindi rapitan, di ba? Walang foul play, di ba? Walang persahan, di ba? Good morning, sabi ni Angel C. Balagtas. Good morning po, Sir Angel. At Alin Balbuena from Taon, Quezon is watching us sa ating nga pong programang Primera Biyahe. Magandang umaga po. Thank you. 49 minutes. We still have 11 minutes bago mag alas 5 ng umaga. Kamusta na po? Nakabango na ba? Para sa mga walang pasok, damayin nyo kaming may mga pasok at gumising din kayo ng maaga. Gumising din kayo maaga, mag-inat-inat, mag-exercise, mag-isip ng kung anong gagawin, maglinis ang bahay. Mga kalat-kalat nyo dyan, o yung kung may mga sasakyan kayo, linisin nyo na. Ito ang pagkakataon nyo for today, since holiday. Linisin nyo na yung mga sasakyan nyo, yung mga gulong nyo, i-check up nyo na. Tingnan nyo kung makapal pa ba. At kung ano na pa, ano na pang uri ng pag-check up para pagdating ng, kasi umiiral pa rin, nagpapatuloy pa rin ng summer season, di ba? So para i-take advantage natin yung holiday ngayon para sa pang susunod na araw, sa weekend, kung tayo ay merong road trip na nakaschedule, then, hindi na tayo maaabalan, hindi tayo magkakaberya, di ba? And para naman doon sa mga may lakad today, yung nag-set ng lakad today, either family outing, barkada outing, kung ano man, ingat-ingat po, tulad nung aking mama, tsaka yung kapatid, nag-graduate kahapon, yung aking baby sister, kasama yung aking tita, pupunta sila mamaya, ha? Mamaya pupunta sila either sa Villas Quedero, sa Chaong Quezon, o kaya sa Sulyap. Sa Sulyap dun sa San Pablo City naman, yung restaurant doon, na vintage, di ba? Yung ano, uy, ayun na. Anyway, kino-congratulate ulit na, kino-congratulate ulit lahat natin, no? Ang mga nagsipagtapos ngayong taong 2019. Welcome sa mundo ng mga tambay. Ito kaya ay totoo. Hindi, syempre, kayo namang mga nagsipagtapos, no? Kung gusto nyo mamahinga, diba? Deserve nyo rin naman kasi alam ko namang nagdaan din kayo sa hirap, diba? Yung mga thesis na yan, diba? Siguro, okay na yung mga pahinga, 2 weeks or 1 month, and then after that, doon, hanap na tayo ng trabaho, diba? O kaya yung payo, yung usual na payo ng iba, dakilang tambay daw, sabi ni Ninja Rapid, ha? Ang kalimitang payo talaga nung iba, yung pagpapahinga mo, ito, naranasan ko din talaga ito, eh. Yung after mo ng either yung senior high school mo or yung college education mo, diba? After noon, diba? Yung pagpapahinga mo, isabay mo na sa pag-a-apply mo ng trabaho. Dahil, dahil hindi ka rin naman ganung kadaling makakahanap ng trabaho. Kumbaga, habang naghahanap ka ng trabaho, parang nagpapahinga ka na rin. Kasi, let's say, magpapasa ka ng applications mo sa iba't ibang job openings, diba? Hindi naman araw-araw, meron kang nakaschedule na interview. O hindi naman araw-araw, ipapatawag ka kung saan ka nag-apply. So, yung mga araw na yun, na bakante ka, yun na yung pahinga mo. Yun na yung pahinga mo. Diba? Kaya, ito rin yung experience din ng mga friends ko before sa college, diba? And ako na rin, diba? Kasi nagpahinga ako noon dati. Pagka-graduate ko, nagpahinga ako ng 2 months, and then after noon, saka ako naghanap ng trabaho, yung paghahanap ko ng trabaho, inabot din ng 2 months. So parang ang in total, ang naging pahinga ko, 4 months. Diba? So kung yung 2 months na nauna kong ipinahinga, ipinaghanap ko na ng trabaho. So after 2 months, may trabaho na sana ako. Diba? So ayun yung, ito ano lang, ha?
friendly advice lang, 'di ba? Yung pagpapahinga after yung graduate, 'di ba? Eh pwede na magpasa na kayo agad ng resumes nyo, 'di ba? Sa mga kumpanya, 'di ba? At it's a long process din naman. Hindi naman initially kapag na-interview ka, kapag subalang ka sa interview, hindi naman automatic eh tanggap ka na agad. Marami pang proseso 'yan, meron pang mga final stage. 'Di ba? Lalo na doon sa malalaking kumpanya. Kapag tinanggap yung application mo, eh meron pang exam sa una, 'di ba? Meron pang pagsusulit. Tapos kapag naipasa mo yung exam na 'yon, i-interviewin ka pa. Tapos kapag nakapasa ka ulit doon sa initial interview na 'yon, eh meron pang final interview yung iba. Diba? So mahabang proseso. So para ka na rin talaga nagpapahinga, 'di ba? Throughout your job application. Kaya ayun yung payo ko. Kung kayo eh wise at gusto nyo efficient ang paggamit sa inyong mga oras, ha? Ayun nyo nang nasasayang na oras. Ayun yung payo ko sa inyo. After nyo pag-graduate, gumraduate, eh mag-apply na agad ng trabaho, 'di ba? Para the bigger the chance na agad kayong makahanap ng pagkakakitaan, 'di ba? Agad yung mapakinabangan yung ilang taon yung pinaghirapan, 'di ba? Sa mga eskwelahan. Ay ba? Para nga kayo eh mag-grow, ma-develop, matutunan, yung mga dapat yung malaman, dapat yung gawin, yung mga kaalaman, karunungan para nga pagdating ng panahon eh kumita kayo ng pera at matuto kayo to live independently at in the future eh kaya niyo nang magtaguyod ng sarili niyong pamilya, 'di ba? Kung dati umaasa ka lamang sa magulang mo, humingi ka ng baon, ngayon, kapag ikaw na ay nagtatrabaho at throughout the years, natatanda ka, magkakaroon ka ng asawa, ang mga anak, di ba? Eh, sa puntong yon, ikaw na ang magbibigay ng baon sa anak mo, di ba? So, it's a cycle lamang, di ba? Kaya, wag tayo magreklamo sa mga kinakaharap nating challenges. Mga araw-araw na pagsubok. Dahil, yan po, eh, pagdating ng panahon, mapapakinabangan natin yan. Dahil sa pagpapatuloy ng ating buhay, eh, mas patindi rin ng patindi ang mga kinakaharap nating suliran ngayon. So, kaya, ang meaning noon, kapag every challenge that we kung saan tayo sumasabak, kapag nalagpasan natin yon, after noon, mas nagiging matibay tayo. Para harapin yung susunod na mas challenging. Either sa ating trabaho o sa personal lives, di ba? So, mas nagiging matibay tayo throughout the day. Di ba? So, ayun, yun ang meaning, no? Kaya, kung tayo ay nadadown, eh, wake up and chin up, di ba? Huwag tayong susuko. Huwag tayong dadapa. Di ba? Ibang asyenda, manggagawat magsasaka, kumakalam ang sigura, sari-sari. Sige, tatlong minuto na lamang po ang nalalabi bago mag alas 5 ng umaga. May pahabol pa na advisory dito. Sige, Rapitan. Blow baguettes. Road song, ano yan? Anong lingwahe yan? Blow baguettes at saka road, equivalent to road. Okay, ito yung pa-tips ni transport trips or tips ni Engie Rapitan, yung B, diba? I-check yung battery, yung L, yun pala yung blow baguettes. Okay, yung B, battery, yung L, lights, di ba? Yung O, oil, okay, langis. Ang W, water. Tapos yung B, yung brakes ninyo, freno. Tapos yung A, air. Yung G, gas. Yung E, engine. Yung T, tire. Yung S, self. Uy, ang galing ko, marunong na akong magbasa, daddy. Para akong kindergarten na ano eh. Diba? Yung may flashcards, tapos A, apple. B, baboy. Di ba? Yung mga ganun, di ba? Nakakatuwa lamang alalahanin, di ba?
Ayun, thank you. Ah, sa pa-tips, Engineer Rafitan, para nga po sa ating mga motorista, para sa car owners, para po yan, sa inyong sariling kapakanan, diba? Para po, maging safe at peaceful yung ating mga biyahe, diba? Especially, right now, panahon ng tag-init, puso ang mga pagbabakasyon, pagpunta sa mga beach at sa iba't iba pang atraksyon dito sa Pilipinas. So, ingat-ingat po tayo. Be safe. Ha? At huwag kakalimutan magdasal bago bumiyahe. Di po ba? Huwag yung init ng ulo, huwag isabay dun sa init ng makina. Di ba? Tama, konting pasensya lang. Makakarating din tayo sa ating mga patutunguhan. Ha? Okay, bye-bye po, Sir Hoyley, at good day again. God bless. Sige, ingat-ingat po dyan, Uncle Rudy de la Cuesta. Bye-bye din po. Sige, isang minuto na lamang nalalabi bago mag-alas 5 ng umaga. Maraming salamat muli sa ating mga nakasama dito sa ating Impilan Station, Ortiga Center, Pasig City. Sa engineering side, ano pa rin, si Engineer Rafi Tan sa IT, ang ating IT expert, si Heidi Monroid. Sa ngala po ng ating program director, Sir Ed Sarto, at station manager, Boss Tony Taban. Ako po ang inyong nakasama ngayong Miyerkules ng umaga, araw ng manggagawa, Labor Day, Mayo 1 po. Again, Harley Valbena po ang inyong lingkod. Ingat-ingat po lahat para sa may mga lakad ngayong holiday. At take time to rest, or kaya naman pwede nga makipag-bonding rin sa inyong mga pamilya o mga kaibigan, di ba? Basta sulitin itong araw na ito, di ba, ng mga manggagawa. Again, eksakto impunto alas 5 na po ng umaga, ito po ang primera biyahe. Maraming salamat po dito po sa DZME 1530, una sa kanan ang himpilang may paninindigan. Good morning everyone and God bless. There is a place very far from this world. The only way you can get there is through music.